tayong mga plantito or plantita, no, kapag may okasyon sa ating bahay, ay hindi talaga mawawala yung ating indoor plant sa loob ng ating bahay. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Plantita, no, kapag may okasyon sa ating bahay, ay hindi talaga mawawala yung ating indoor plants sa loob ng ating bahay. Naglalagay tayo ng mga tanim sa ating bahay, lalo na tuwing may okasyon. At eto ulit kayo sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong pagbisita sa aking channel. At bukas nga ay may okasyon dito sa loob ng aming bahay. At iyon ay ang birthday ng aking panganay na anak. At kung sino dyan ang nakaka-relate, no, ay lalo kapag may okasyon sa ating bahay, naghahakbo tayo ng mga plants, no, lalo na yung pinakapaborito natin ng plants, no, or pinakamagandang plants sa ating garden ay nilalagay natin or pinapasok natin sa loob ng bahay para maging indoor plants. At talaga, no, ito, yun talaga ang ating number one na ginagawa bilang kaplantito at kaplantita, no? Dahil guys, sino man dyan ang nakaka-relate sa akin, ay ang mga plants talaga ang nagbibigay ng additional mood, no, sa loob ng bahay. Kahit na nga ordinaryong day lang, no, kahit walang okasyon, kapag may mga plants sa loob ng ating bahay ay nakaka-good vibes talaga, no? Nakaka-good vibes at nakakaalis yun talaga ng stress, ng pagod. At sa akin ay parang nare-refresh ako or nakakatanggal talaga ng stress, no, kapag may plant sa loob ng aking bahay. Ayan. At syempre, lalo kung pagod tayo, no, galing sa ating trabaho, lalo pag-uwi natin sa ating bahay, kapag nakaupo lang tayo, no, sa sala at sa isang sulok ay may ringa na tanim, no, ay parang kapag nakita mo yun, ay nakaka-refresh talaga ng utak, no, nakakatanggal ng stress, at yun nga sabi ko, nakakatanggal talaga ng pagod. Ayan. So, nakaka-good vibes talaga ang mga tanim kapag meron tayo sa loob ng ating bahay. So, ayun nga guys, no, ay nabanggit ko nga na bukas ay birthday nga ng aking panganay na anak. Kaya, ang inyo pong plant teacher ay nanguha, no, ng magandang plants doon sa aking garden. At eto na nga ay nakikita ninyo dito sa aking likod ay mayroon na dyang mga plants. So, ayun it guys. Eto, yung side na iyan guys, ay hagdan po yan, no? So, yan po ay hagdan. Hagdan po yan, guys, no? At para hindi siya blanco, no, ay nilagyan ko siya ng mga tanim. So, yan din, guys, ang ginagawa ko dahil yan, guys, ang ginagawa ko, nilalagyan ko or pinupuno ko ng plants yan dahil may dalawa tayong anak, no, toddlers pa ang dalawang yun, at ang kinakatakutan ko ay baka umakyat sila dyan sa hagdan at baka mahulog, no, accidentally. So, iniiwasan natin yun, guys, no? At ang ginagawa ko naman, dahil hindi pa yan tapos, no, yung hagdan natin, ay nilalagyan ko na lang muna ng pots at pinupuno ko na lang ng plants. So, yun nga, guys, para hindi sila umakyat dyan at maiwasan natin na mahulog sila, no? So, ayan ang ginagawa ko. At eto nga, dahil bukas ay birthday ng aking anak, ay pinuno ko yan ng mga bagong tanim. So, para bago naman sa ating paningin, no? At ayun na nga, guys, sa inyong nakikita, ay puno na yung ating hagdan ng tanim.
At ginawa ko dyan sa hagdan na iyan ay nilagyan ko dyan ng, nakikita ninyo no, dyan yung aking santos, no? May portion ako dyan sa hagdan na ginawa ko munang altar. At syempre ay napapalibutan din yung ating altar muna ng mga dahon o ng mga tanim. So ayan guys, nung nakaraan ay bumili ako guys ng pots na yan, no? Dahil hindi pa nagamit. Doon ko sana yung gagamitin sa labas, no? Pero wala pa tayong oras para mag-repot sa ating garden. Ay nagkataon na may okasyon bukas. So ayan, ginamit ko muna yung aking pots na white, no? At gandang-ganda ako, no, sa white na ito dahil guys, sa puting pot na ito. Dahil guys, tingnan nyo, oh, kung puti yung ating pot na gagamitin ay litaw na litaw yung kahit anong kulay ng dahon ng ating plants na ilalagay, no? No? So ayan, dahil first time ko po ito na bumili ng ganitong pots na kulay puti dahil yung mga nakaraan ko ng mga pots, yung aking kulay, no, ay brown o di kaya para siyang reddish na brown, no? So sabi ko nga, sayang, no? At eto, nag-uumpisa na ulit ako na bumili ng mga puti na pots dahil ang gusto ko sana ay doon sa labas ay gagawin ko siyang purong white na puti, no, yung ating pots. So ayan, medyo magastos din yan guys, no? Ang ginagawa ko, unti-untiin natin yan guys. Sana ay maabot natin yung garden goal na yan na yung ating pots sa labas ay magiging lahat ay puti na pots. Dahil kung white yung ating pots na gagamitin, kahit sa indoor plants natin, no, kung white talaga ay parang nagagandahan ako compare sa may kulay na pots, no. Dahil kahit anong kulay ng dahon dyan guys, kung puti yung pots ay ma-appreciate mo at litaw na litaw talaga yung kahit anong kulay ng dahon. So ayan. At sana nga yun ang ating next na garden goal, ma-transfer natin na maging white lahat yung pots, no? So ayan, marami na akong nasabi tungkol sa white na pots, no? Dahil yun ang naiisip ko sa ngayon guys, at yun ang aking garden goal sa ngayon. Kaso nga lang ay kulang tayo sa budget pa, kaya uunti-untiin natin yan, magkaroon ng mga white na pots at itatransfer natin yung ating tanim. So ayun, at yun nga guys, no, isang tip yun, no, kung kayo ay bibili ng pots na gagamitin ninyong pang-indoor, no, so mas maganda yung white. Eto na nga guys, no, yung aking routine, no, bago natin ipasok yung mga plants, no, sa loob ng ating bahay. Syempre ay ang ginagawa muna natin doon sa labas ay hinuhugasan natin yung lahat ng dahon, no. Hindi ko na naipakita sa inyo dahil busy din tayo, nagmamadali tayo, hindi ko yun nakunan ng video. Pero ang ginawa natin guys ay, at mayroon pala akong nauna na video na ginawa ko din, no, sa aking indoor plants, no, yun ay ang calathea, no. At maganda yun guys, check nyo sa description ng video ito ay dahil doon sa nauna kong video ay gumamit ako ng itlog. So ayan guys, at may magandang tip doon para maging maganda lalo yung ating indoor plants. So ayan nga guys, balik tayo, no. So bago natin ipasok yung ating plants sa loob ng ating bahay, syempre ay hugasan muna natin ito, no. Kada dahon guys ay hinugasan talaga para maalis yung mga dumi, no. Tapos syempre ay para din yung lupa ng ating tanim ay magkaroon ng tamang moisture, no? So, kung i-check nyo yan, mamasa-masa pa yung ating lupa na maidala natin sa loob ng ating bahay. So, yun ay good point, guys, para manatili na magkaroon ng magandang pH, no? Yung ating lupa at masustain niya yung pH at masustain niya yung moisture habang nasa loob yung ating tanim. So, ayan guys, at syempre ay more or less ay yung aking tanim na ito ay more or less 4 to 5 days ko pa siya papalitan ulit, no. So, makakasustain yung ating moisture na yun sa lupa. So, ayan guys, no, naipresto ko na nga yung aking tanim sa loob ng aking bahay, no, naidala ko na. At yung panghuli ko na ginawa guys ay inayos ko yung mga dahon, no. So, ang ginawa ko ay ginupit ko, inalis ko yung mga asirang dahon o natuyo na mga dahon at ginupit ko yon at inalis. At syempre, kasama doon ay inayos ko yung mga dahon para maganda yung kanyang tindig, no? So, ayan na guys, ang nangyari. At yun na nga yung aking panghuli na ginawa. So, ayan guys.
At samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video ito. Ng aking indoor plants, no? So, yung ating plants ay ready na para bukas sa okasyon natin. So, guys, don't forget to subscribe to my channel, and kung nagustuhan mo ang video ito, please like and hit notification bell para ikaw ay ma-notify din ng oras na magkaroon tayo ng panibagong episode. So, ayun guys, at maraming salamat sa inyong pagsama sa akin hanggang sa mga oras na ito, at kita-kita ulit tayo sa next video. Lahat ay puti na ng pots. So ayun nga guys, no, dahil at ha 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 ha.